Karamihan sa mga tao na nagki-keto or naglo-low carb ay nakaka-experience ng keto flu. Pero alam nyo ba na sobrang dali lang talaga niyang iwasan? Kasi pag nagkaroon ka ng keto flu, ang kulang lang talaga sa katawan mo ay electrolytes. Electrolytes, yun yung sodium, potassium, and magnesium. So on today's video, yan yung pag-uusapan natin. Kung nagsisimula ka palang mag-keto, don't worry kasi hindi mo naman talaga kailangang pagdaanan yung keto flu na yan. Itong electrolyte drink na to, para lang rin siyang Gatorade, Reactive, o kaya yung mga other sports drink or Oresol. Ang difference lang is yung mga nabanggit ko kasi na mga inumin ay maraming sugar. Kaya hindi advisable na kapag nag-keto flu kayo or nagkaroon kayo ng cramps, iinumin nyo yung mga inumin na yon. Kasi nga puro sugar siya, so sayang naman naglo-low carb kayo tapos iniinom nyo rin yung sugar ninyo. Dito ako palagi nagtitimpla kasi gusto ko yung sobrang lamig na electrolyte drink. Lasa kasi siyang Pocari kapag sobrang lamig niya, kaya ito yung prefer ko na tumbler. First ingredient natin ay ang tubig. Pwede yan, 500 ml to 1 liter. Depende po yan sa panlasa ninyo. Pag 500 ml lang kasi yung ihahalo ninyo na tubig, medyo malalasahan ninyo yung ihahalo natin na other ingredients. Halo na tayo ng electrolytes. Unahin ko yung sodium. Sodium, asin lang talaga yan. Maghahalo tayo ng 1/4 teaspoon ng asin. Pwede kayong gumamit ng sea salt, pero ang ginagamit ko dito ay Himalayan salt. Huwag kayo matakot na naglalagay ng asin sa inyong inumin kasi kapag nagki-keto kayo or naglo-low carb, yung asin or yung sodium na meron tayo sa katawan, sumasama siya sa ating ihi. Kaya tayo nagkakaroon ng keto flu kasi iniihi natin yung sodium natin sa katawan tapos hindi siya nare-replace. Ngayon, dahil umiinom tayo ng electrolyte water na merong sodium, mare-replace unti-unti yung iniihi natin na sodium. Kaya maiiwasan natin yung keto flu or kung nagki-keto flu na kayo, wala siya unti-unti. This is an optional ingredient, hindi ako naghahalo nito, pero kung kayo ay acidic, pwede kayong maghalo ng 1/4 teaspoon ng baking soda. Next electrolyte na ihahalo natin ay potassium naman. Maghahalo tayo ng cream of tartar na 1/2 teaspoon to 1 teaspoon. Depende po yan sa panlasa ninyo. Yung cream of tartar kasi medyo maasim-asim siya, kaya kung okay sa inyo yung lasa ng cream of tartar, pwede kayong maghalo up to 1 teaspoon. Don't worry guys, kasi pagdating naman sa potassium, up to 3,500 milligrams yung kailangan ng katawan natin. 1 teaspoon is mga nasa 400 to 500 milligrams lang yan. So, safe naman siya. Huwag kayong mag-alala. Pero, this is optional. Kasi, ang potassium, makukuha naman natin yan sa ating pagkain. Ang pinakasikat na source ng potassium ay saging. Pero, ang katotohanan, konti lang naman talaga ang potassium na meron sa saging at mas marami pa yung asukal na meron doon. Kung kumakain naman kayo ng meat, kung kumakain kayo ng green leafy vegetables, ng mushroom, ng isda. In short, yung clean na low carb ginagawa ninyo, ibig sabihin, okay naman yung pagkain ninyo ng potassium. Kaya pwedeng i-skip nyo na yung pag-add ng cream of tartar. At pwede rin tayong maghalo ng 1/8 teaspoon ng Epsom salt. Epsom salt, yun naman yung magnesium. Pero this is optional ulit. Kasi yung magnesium, hindi naman talaga siya nagde-deplete basta-basta hanggat okay yung level ng inyong sodium at saka yung level ng inyong potassium. So, kung hindi naman kayo nakaranas ng keto flu or kung hindi naman kayo pawisen o kaya hindi kayo yung active, yung sobrang tagal nyo sa gym, nagwo-workout, nagbabike kayo ng ilang oras, hindi nyo naman talaga kailangang mag-add ng Epsom salt. Yun lang talaga ang sekreto para maiwasan natin ang keto flu or malabanan natin ang keto flu. Pwede kayong mag-add ng sobrang daming yelo kagaya nung ginagawa ko. Isang ganito lang naman yung kailangan ninyong inumin per day. Maliban na lang kung sinabi ni Doc na kailangan yung uminom ng up to 3 liters, case to case basis kasi yan. So, depende pa rin sa kung ano yung pangangailangan ng katawan nyo. But, ang pag-inom ng electrolyte water is hindi naman talaga mandatory. Kasi kung naglo-low carb kayo, tapos hindi naman kayo nakaka-experience ng keto flu or wala talagang any side effect, walang pananakit ng ulo, walang pagkahilo, ganyan. Ibig sabihin, yung potassium, sodium, at saka magnesium, nakukuha nyo yung enough na amount na yon sa inyong pagkain. Itong electrolyte water po na ito ay pwede nyong inumin during fasting. Tapos, ang kagandahan pa dito kay electrolyte water is, sometimes kasi, nakakaramdam tayo ng, kapag nagpa-fast tayo nakakaramdam tayo ng nagugutom na tayo, tapos parang kumukulo yung tiyan natin, lalo na kapag baguhan ka pa lang sa pagpa-fasting. Pero ang katotohanan talaga, kulang ka lang sa electrolytes. Kaya kung gusto mo, kung goal mo na mag-prolonged fasting,
Tapos, bigla ko nakaramdam ng gutom. Kasi sa prolonged fasting, kasi yung first 2 to 3 days yung pinakamahirap. Kapag nalampasan mo na yan, hindi ka na talaga makakaramdam ng gutom. Pero that is kung enough yung pag-inom mo ng electrolytes. Kaya kapag nagpa-fasting ka, tapos medyo nahihirapan ka, nagugutom ka na, ganyan, inom ka muna ng electrolytes. Kung after mong uminom ng electrolytes, hindi pa rin talaga, gutom ka pa rin talaga, or nahihilo, that's the time na kumain ka. Pero in most cases, electrolytes lang talaga ang kailangan, tapos mawawala na siya. Kasi hindi ka naman talaga nagugutom, nauuhaw lang talaga yung katawan mo sa electrolytes. And that's it guys! Para sa mga brands ng product na ginamit ko, nakalagay po sa description lahat ng link. By the way, reminder, pagdating sa Epsom salt, meron pong iba't ibang klase ng Epsom salt. Meron yung hinahalo sa lupa, meron yung hinahalo sa bathtub. Make sure na yung bibilhin po ninyo ay food grade. Ayun lang naman. And para sa ating questions from yesterday's video. First question is from Gary Domingo. Uy, Gary, thank you ha. Palagi kitang nababa at nakikita dito sa mga comments ng videos ko. Question is, I tried to drink water with 1 teaspoon of Epsom salt. Is it safe po ba to take it without worrying having hypermagnesemia? Thank you po. Hypermagnesemia, yun yung sobrang taas naman ng magnesium mo sa katawan. Pagdating sa Epsom salt or yung ating source ng magnesium sa electrolyte water, again, optional lang talaga siya. Hindi nyo siya kailangang ihalo sa inyong inumin or electrolyte drink kung hindi naman kayo active, hindi naman kayo pawisen, or hindi naman malala yung naging keto flu ninyo. Ang nangyayari kasi kapag nagkaroon kayo ng keto flu, sometimes kasi yung iba tinitiis lang nila o kaya kinakainan nila agad ng carbs kasi akala nila may side effect si keto, hindi nila alam. Kulang lang talaga sila sa sodium. Ngayon, kapag bumaba na si sodium, unti-unti, bababa rin si potassium. Tapos kapag bumagsak yung dalawang yon, bababa rin si magnesium. Ganun kasi yon. Kaya kung hindi naman bumaba ang level ng inyong sodium in the first place kasi na-replace ninyo agad si sodium, yung pag iniihi nyo si sodium and nire-replace nyo siya agad, ibig sabihin, okay naman yung potassium and magnesium ninyo. Kaya hindi talaga siya kailangan na i-add palagi sa inyong inumin. At saka ang magnesium, makukuha mo yan sa pagkain ng clean na low-carb na pagkain. For example, yung meat, nuts, cocoa powder, avocado, peanut butter, dark chocolate, ano pa ba, yung mga green leafy vegetables, tsaka broccoli, ayan, rich in magnesium na po yan. So kung ganun naman yung kinakain mo, eh, hindi na natin talaga kailangan mag-add ng magnesium. Next question is from Joanna. Hi po, Miss Aileen. Any recommendations for collagen? For collagen, dadalawa lang talaga yung brands na nagamit ko. Ito po silang dalawa. Kaya, yan lang din ang marirecommend ko. And parehas po sila na powder. Wala rin ako masyadong experience pagdating sa pag-inom ng capsule na collagen. Pero yung Neocell na collagen, na-try ko uminom nung capsule niya, tapos parang feeling ko wala namang masyadong effect, hindi kagaya nung powder. Kaya, ayun, itong dalawa lang rin yung marirecommend ko. And our third question is from Noeline. Hi po, pwede po ba yung Lurpak Unsalted Butter? Pagdating sa pag-check kung pwede ba yung ganitong brand ng butter or hindi, ang titignan natin is hindi yung brand, ang titignan natin ay yung ingredients. Kasi hindi naman natin pwedeng i-memorize lahat ng brands. And sometimes, kahit isang brand siya, meron pa siyang mga iba't ibang klase ng mga iba't ibang variants. Kaya merong mga variant na pwede for low carb, tapos meron namang variant na hindi. So, dahil wala naman akong Lurpak na butter dito sa bahay, i-google ko lang yung ingredients niya. Kaya lang, medyo naguguluhan lang ako kasi ang sabi ni Google, papakita ko sa inyo dito, ang ingredient ni Lurpak butter ay butter from cow's milk, which is good. Tapos, canola oil, hindi na pwede, water and lactic culture. So, canola oil, toxic oil po yan, inflammatory oil po yan. Kaya, ibig sabihin, hindi po natin siya pwedeng gamitin for low carb. Kaya lang, naguguluhan ako kasi dun sa isang search naman na nakita ko, ang sabi sa unsalted na Lurpak butter is, eto, ingredients, cream, at saka culture. So, if that's the case, pwede naman siya. Pero, hindi ko alam kung ano ba talaga dyan ang tama. So, I guess, baka per country din. Kasi sometimes, per country, iba-iba rin talaga ng ingredients ang mga pagkain or ang mga brands. So, huwag kayong magbibase sa brands. Hindi porket sinabi ng isang tao from the US na safe itong brand na ito, ibig sabihin sa other country, safe na rin siya. Kasi sometimes, nag-iiba-iba talaga siya. Sa Australia,
napapansin ko, majority ng mga butter nila is clean talaga. Unlike dito sa Pinas, puro mga ano, weird yung mga butter na nakikita ko. Palaging may mga halong vegetable oil. So, ayun, ingat-ingat. Kaya, hindi ko talaga kaya ang sagutin kung pwede siya or hindi. Kasi, based from Google, iba-iba yung ingredients na nakikita ko. But, ang rule lang talaga is, kung meron kayong makita na sugar, at saka kung meron kayong makita na toxic oils, inflammatory oils, eh, hindi po pwede yon for low carb. And, hindi natin siya ini-eliminate dahil lang maarte tayo sa low carb. Ini-eliminate natin siya or iniiwasan natin siya kasi yung mga toxic oils na yon ay makakakos ng inflammation sa inyong katawan. Inflammation over time na everyday kayong kakain ng something na nakakakos ng inflammation sa inyong katawan ay dyan na po magsa-start ang sakit. Yung diabetes na yan, hypertension, ano pa ba? Any disease ng inyong organ, nagmula po yan sa paulit-ulit na pagkain, na mga pagkain na nakakakos ng inflammation. So, hindi po natin siya ini-eliminate sa low carb dahil ayaw lang natin. Ayaw natin sa kanila kasi unhealthy sila. Yun lang naman po. So, yeah, if you have questions, comment lang po kayo sa baba. Tapos pipili po ako ng 3 questions na sasagutin para sa aking next video. Tomorrow, gawa tayo ng ice cream. Thank you so much for watching and have a good day. Bye! Good morning! Actually, ano na, afternoon na kasi 4 p.m. na. Tapos gagigising ko pa lang kaya ayan, putok na putok yung eyebags ko. And kung first time nyo na nanood ng aking vlog mask, eh hindi talaga ako nag-makeup para sa mga videos na to kasi ang tamad-tamad ko mag-makeup, ayun lang nag-makeup talaga. Tapos ayun, yun yung reason kung bakit ang tamad ko mag-vlog eh, kasi parang tinatamad ako mag-makeup, tapos ang nangyayari hindi na lang ako mag-vlog.